Ito, magkakaroon tayo ng pagkakataon na silipin yung dugout. Free fight po ito ni Johnriel Casimero sa kanyang second bout at the super bantamweight o junior featherweight division, 118 pounds. Ito po yung kanyang wrapping. Gusto natin mag-pay attention sa wrapping niya. Itong ginagamit niya, dun sa iba na hindi masyado nakakapanood, ito po yung gasa na tinatawag. Sa mga old schooler na boxing, kahit sila Manny Pacquiao, yan pa rin yung kanilang ginagamit, no? Kasi yan talaga ang ano, yan ang choice talaga of boxers. Now, ang pinaka-importante rito, yung proper way of wrapping. Napapansin nyo, yung padding o yung kapal dun sa kamao, yung sa knuckles. Pero, tignan nyo kung paano niya inirarap papunta dun sa kanyang wrist. Kasi, sa lakas ng suntok, malakas ang mga injuries ng gagamit, ng gagaling sa wrist. Yung ginagamit niyang gasa na yan, kanya pong papatungan pa, yung nakikita nyo na kulay flesh na tape na yan, yan po yung adhesive na tape. Merong common brand dati dyan, Yucoplast. Pero ang gamit po ni Johnriel, ever since pala, ay yung same variant, pero gawa ng Omega, yung mga kaibigan natin sa IPI, yung International Pharmaceuticals Incorporated. Okay, yung ginagamit niyang yan, bakit mahalaga yan? Kasi kahit mabasa ng pawis o ng tubig, all fight long, hindi po gagalaw. Importante, oh. Kita nyo kung paano yung isisiksik yan. Isusuntok pa niya yung sahig para maramdaman niya kung siksik na, pasok na yung tinatawag na kanyang wrap papunta doon sa kanyang gloves. No? Oh. Importante yung power na kanyang dadalhin sa laban. Remember that this is only second fight at super bantam. Ano ba yung timbang niya dati? Nagsimula siya ng 108 pounds. Imagine nyo. Pero that was what? 16 years ago. Yang kaliwang kamay na yan would prove to be his best weapon sa laban na ito. Okay, susukatin pa natin. Talagang masakit. Tamutong lohon to. Gusto pa yata ang isample sa katawan ko yung kanyang suntok. Patigay, Miss Lavi. Body shot. Wag! Gusto pa ako mabuhay. Oy! Patigay mo ng body shot. Pick-upin natin ang laban. Round 6. Ito yung knockdown na devastating. Tignan nyo, ha? Ito yung sinasabi ko sa inyong kaliwa, oh. Kung ordinaryong boksingero, hindi natatayo itong si Ngitumbwa, si Filipos ni Ngitumbwa. Kaya nyo kung paano niya tinaktak yung ulo niya? Yung batang yan, kung iba-iba yan, nakukuha lang ng matrikula o yung kukuha lang ng purse niya, malamang hindi na tumayo yan. Kasi alam niya kung ano ang klase ng sasalubong sa kanya, pero ang tapang. No? Bakit ganito? Once, sabihin natin yung pride of a champion. Sa Namibia, hindi mahirap, mahirap ang buhay, hindi madali. Mas mahirap ang buhay kaysa sa ibabaw ng ring, yan ang sabi niya. At dito makikita nyo kung paano niya na-survive yung onslaught na yan ni Johnriel Casimero. Now, maraming nagsasabi, ano ba, mahina ba si Johnriel Casimero? Hindi po mahina. Ang lulutong nung ibinabato niya. Pero tandaan nyo na si Johnriel umaangat sa timbang. Sa laban na ito, kasi lahat pinag-usapan, oh, una yon hindi niya natural weight yan. Super bantam, mabigat yan, 118 pounds. Natural na weight itong si Ngitumbwa ni Filipus. Siyempre, magtutuloy-tuloy ito at sasabihin sa atin ni Johnriel later na siya mismo nasaktan dahil sa haba. Pero yung pride, yung puso nitong si Filipos, talagang sasaludo kayo sa kanya. Yung kanyang pagiging champion sa puso, yan ang masasabi natin, weapon na dinala niya rito kontra kay Johnriel Casimero. Kaya makikita nyo, isa pa, age. 34 years old na po si Johnriel, 27 lang to si Filipos. Gaano kahirap itong belt na ipinanalo? Sabi, hindi ako nag-expect na ganun pala ka-tiba yung kalaban natin. Nakala ko payat-payat na, pero sobrang tibay na kalaban. Pero mas matibay ko dahil, alam mo, mas bata kayo. Eh, hindi pa naman yung kapit si Buang eh, bata pa ka, no? Pero, madaming hindi na ito sa'yo. Paano mo, nakalagin ka na tayo? Kasi, hindi ko naman sila sa loob mo yung lakas
pa ang kanyang mga nangyari.